Good day, pool friends, and welcome to my channel. The last time I kinover ko ay yung hard tip, soft tip, at yung medium tips. So yung mga naghahanap, nagbabalak mag soft, mag hard. So I was able to give idea, brief idea kung ano ang magandang gamitin sa kanilang mga shaft na pull tips, na Q-tips, kung ito ba'y soft, hard, or medium. Now, kung napanood nyo po yun, nakapag-decide na kayo, at nahihirapan naman kayo kung anong brand ang inyong gagamitin sa inyong tako, so ito po ang video na para sa inyo. So this is available anywhere, kahit sa ibang Q-stick store, sa online, available din to. This is one of the cheapest and affordable tip na mabibili nyo. Prevailing price niya ay nasa 366. So again, depende po sa store, depende rin sa manufacturer or kaya seller. Ang napansin ko lang po dito sa Q-Sole ay pag malamig, tumitigas siya at mahirap magpektus. So medyo matigas siya pag malamig. So ito po ay kinabit ko doon sa Nimrod Low Deflection Shaft na one piece. So sa normal temperature, okay naman siya. Kaya lang, yun nga lang napansin ko sa malamig, mahirap siyang ipangpektus o gamitan ng spin. Pero mapapansin nyo naman sa tira, pwede naman, pwede siya. Pwede siyang panlaro. Sa maintenance, since medyo may katigasan siya, malimit siya mag-mushroom. Hindi siya kasing bilis ng mga Torobredo kaya yung ibang soft tip. So matagal siya mag-mushroom, so hindi nyo kinakailangan i-shape ng i-shape. So our next Q-tip ay isa ding napaka-affordable, yung diamond tip. Kinabit ko to doon sa Scorpion Q-Stick. Ito ay isang affordable Q-Stick din. Kung mapapansin nyo, may kulang lang sa power dahil nga hindi naman kamahalan yung Q-Stick, tapos mura lang din yung diamond. So yan ang kanyang maibibigay. Ox na ox to sa mga beginners at yung mga medyo nagtitipid. So next is yung Horo Tip. This is one of the newest Q-Tip, New Kid on the Block. Ang ginamit ko to doon sa Fury Q-Stick. So may katigasan po ito. Actually yung green, yan po yung tinatawag na beast. Matigas po siya. Medyo nahirapan nga ako mag-adjust kasi galing ako sa soft. So dahil matigas siya, no need for maintenance. Hindi mo siya isi-shape from time to time. Medyo may kamahalan lang siya kasi around 1,500. Pero nag-sales online, so nasa 1,200 siya. So depende sa store din kung magkano ang bigayan. Pero at average, that is 1,200 to 1,500. So maganda siyang pantira, konting pitik mo lang, since patigas nga yung tip na to, mabilis mag-push ng bola. Our next is yung Yasin Retip. So alam na alam to ng mga matagal na nagbibilyar, yung mga tirador dyan, Yasin Retip. So this is also one of the cheapest brand ng tip. Kaya alam, may katigasan din po ang brand na ito.
At average ang price niya ay sa mga nasa around 250 pesos per piece. Ito po ay nakakabit sa SP4, Sneaky Pit SP4, at ang shop ko po ditong ginamit ay Vantage. So, nag-a-adjust din po ako dito since galing nga po ako sa soft. Iba po kasi ang patama ng medyo matigas na mga tip. I think pinalitan ko din po itong tip na to dahil hindi ko nga po masyadong magamay. Parang napalitan ko siya ng taong. Okay din siya kaso, syempre, sa mga naglalaro ng bilyar, ang habol mo ay yung comfortability. Yung hindi ka easy itira. Kasi ang pag matitigas po ang tip, yung kahit hindi ka tatalpyok, feeling mo tatalpyok ka. So hindi ka comfortable, uneasy yung mga tira mo. Pero overall, generally speaking, okay naman tong Justin Retip. Yung mga nagbebenta ng second hand, usually ito yung naka-install since syempre nagtitipid sila at binibenta din naman. Ito yung mga makikita nyo naka-install na mga tip. Justin Re. Murang-mura, low maintenance, at average ang performance niya. Okay, next tip ay yung sikat na sikat, Kamui tip. Okay, yung dito ay isang Kamui Black ang nakakabit sa Conlien Carbon Fiber. Isa sa pinakaunang carbon fiber Q ko. So, perfecto for beginners, intermediate, and advanced ang medium na Kamui. Sikat na sikat po to sa mga bilyarista. Easy and friendly use ang Kamui medium. Maganda sa straight shots, magandang panghatak, pangpektus. Sabi nga, you get the best of both worlds sa hard at saka sa... In terms of price, ang Kamui po ay well known sa medyo costly price. So sa ibang store, nasa around 850. So may Kamui na nasa 900, 1,000. So medyo may kamahalan po ang Kamui. So almost kasing mahal na po siya ng isang ordinary Q-stick. Sa maintenance naman po, since medium siya, medyo close siya dun sa soft dahil mapektus ang tira mo sa medium. Mabilis din po siyang mag-mushroom. So from time to time, makikita mo nagma-mushroom siya at kailangan mong i-shape yung ano mo, yung tip mo o yung Q-tip mo. Pero overall performance, maraming gumagamit po ng medium Kamui, Kamui brand, at sila ay satisfied sa performance nito. So if I'm going to rate this, maganda ang rating ng Kamui medium or the Kamui brand. At kahit sino tanongin nyo sa bilyaran, usually pag tinanong mo kung ano ang kanilang tip, usually Kamui. It's either Kamui medium or Kamui soft. Some pros prefer the soft or super soft of Kamui. Dahil sa habol nila yung spin, less effort. Kung kita nyo naman sa tira, malayo ang ano yan, hatakan, pero very less effort, kumakapit agad. Medyo magastos lang pag ginamitan nyo ng soft dahil mabilis siya mapudpud. Yun naman ang downside ng soft. So tingnan nyo po yung nakaraang video ko ay reviewed soft, medium, hard tips kung nahihirapan kayo mag-decide. This one, magde-decide naman kayo based on the brand na bibili nyo, kung anong brand ang mas prefer nyo at gusto nyong bilhin. Whether may budget or low budget or mid budget, ito po sana makatulong sa inyo yung video na ito. Our next is yung medyo high-end ng Kamui. This is Kamui Athlete Tip. So, this is one of the newest also variant from Kamui.
Ang kagandahan po dito sa Kamoy athlete na to, hindi po siya nagma-mushroom kahit matagal, medyo matagal mo lang ginagamit. Based on my experience, of course. So, I don't know with the others. So, I installed it dun sa Black Arrow MIT ko. This is a carbon fiber also. So, ang ganda ng patama ng Kamoy athlete. So, dito, medium ang nakakabit dito. So, konting pitik lang din. Although mararamdaman mo yung tip sa white ball kasi nga medyo malambot ang medium niya. Pero okay lang. So may sort of a delay siya kasi nga malambot nga siya. So in terms of price, syempre mahal siya. So around nasa magkano nga ito? Sa price naman ito, hindi siya ganun ka-friendly dahil may kamahalan din po ito kasi medyo high-end na rin itong tip na to. Alam ko nasa 1,500 to 1,700 ang athlete, Kamoy athlete. Hindi ko alam kung nagbaba o nag-fluctuate siya. Sabi ko nga it will all based on the seller at saka yung prevailing price ng ibang stores. Iba-iba po kasi. Yan, so ang ganda pag gamitin, ang lambot. Makapit siya. Kabing-kabi dun sa Mapectus Tomira. Ang kagandahan po again dito ay ito ay layered na hindi nagma-mushroom. Kaya hindi po siya nagma-mushroom. Yun ang kagandahan. Versus yung regular Kamoy. Yung Kamoy regular po kasi nagma-mushroom yun eh. Based on my experience. So, sabi nga, kung maganda ang tako mo, parang kotse yan, naka-Mercedes ka o naka-BMW ka, lagyan mo ng magandang gulong. Huwag mo lagyan ng recap na gulong. So, yung gulong natin dito, yung tip, kung maganda ang tako mo, plus maganda yung gulong mo, maganda yung tip mo, magiging maganda rin ang pakiramdam mo sa lahat ng tira mo. So guys, ang next natin na isa sa cheapest and most efficient tip, Master Elk. So nagulat po ako sa Master Elk na to. Ito po ay pinitpit na Master Elk. Pag sinabing pinitpit, yung iipitin mo siya. Pero this brand is from US, yung sa kinabit dito. Ang gamit ko po dito ay Predator very first gen, 314BK, first BK generation din. So matigas yung ferrule ko dito, so I tried yung Master Elk. And nagulat ako, alam ko ito din yung ginagamit ng ibang champions. Kaya pala, ang downside lang po nito ay mabilis siya mag-mushroom tapos marami siyang himulmol dahil hindi naman siya layered. Pero ang ganda ng patama niya, nag-jibe siya doon sa matigas na ferrule nitong nakakabit dito na fibra. So ramdam na ramdam mo yung feel ng tama doon sa puti. So parang nakokontrol mo talaga siya pag Master Elk. So US po to na Master Elk na pinitpit. Bakit po pinitpit? Ito po ay parang concept ng Kamoy athlete na hindi na nagma-mushroom. So para siyang pitpit din. Yeah lang, mabibili mo na siya ng ganun na. Itong Master Elk and Blue Diamond, yan, pwede mo pong pitpitin, iipitin mo po yan sa vice grip na merong piso. O may nabibili na po yata ngayon na meron talagang pang-ipit. So, subukan nyo guys, yung mga nagtitipid po dyan at nag-experiment ng anong magandang tip na medyo mura, try nyo po itong Master Elk. So, around nasa ano lang po ito, 100 pesos, meron pang buy one take one ito, 100 pesos lang po. So murang-mura, yung sa ayaw masaktan na nag-experiment, try nyo po ito. Next is yung Muri. I think so far this is the most expensive. Ang Muri po ngayon nasa 2,000 na, last year nasa 1,500 lang eh. So kaya lang medyo, kasi naka-install dito sa Colonial Carbon ko noon, nung nabili ko to, is Muri Hard. Kasi tonk-tonk na tonk ang sound nito at ang hirap
i-controlin yung bola dahil pumipiglas siya. Pag tira mo doon sa tip, pag tama ng bola, white ball, pumipiglas siya. Pero kung titingnan mo siya, baka dahil nag-umpisa lang ako noon, pero titingnan mo, maganda rin yung patama ng Mori. Ang tagal niya mapudpod dahil may katigasan yung tip na to. Ah, hindi ko lang alam bakit ang mahal niya. Dahil siguro yung reputation niya, marami din gumagamit. Pero kamuy talaga ang nakikita kong maraming gumagamit eh. Tsaka tao. I think this is very popular sa Japan. Japan Mori. So sa maintenance, hindi siya masyadong nagma-mushroom. Medyo may katagalan bago mag-mushroom ang Mori tip. O siguro dahil naka-carbon lang ako, tapos matigas pa yung Mori, kaya ganun ang pakiramdam ko sa tip na ito. Masyadong matonk. Pero efficiently, lalo na yan, tamo yung spin niya, kumakapit naman po. Makapit naman siya. Siguro dahil din sa delivery na stroke mo and fundamental. Okay din po ang Mori tip. And next is yung Predator Victory tip. Ayan. So ito po ay kinamit ko dun sa aking first, one of my first Q-stick, MIT Maple. So to be exact, ito po ay MIT Birds, MIT Golden Eye Series Maple, MIT. So nakakabit po dito ay medium Victory tip. So I bought this for like 1,000 plus. So may paniniwala po kasi nung nag-umpisa ako last year 2022 na pag maganda ang tip mo, maganda ang performance mo. Which it depends also. Wala din naman po sa tip kasi yung Master Elk, ang ganda rin ng tira dun sa Master Elk eh. So may compensation din. May binabagayan din po ang mga tip. Depende sa ferrule at saka doon sa shaft mo. Kung ang shaft mo ay splice low deflect, mas magbe-benefit kahit pangit yung tip mo, mumurahin, lumalabas yung magandang tira. Kaya lang may edge din po kung talagang maganda rin yung tamo yung ano yung kontra doon, no. Kumapit na kapit. Tsaka diretso yung follow through niya. So our next natin ay yung Scorpion tip. Another budget tip ang Scorpion. Scorpion tip I think is mga na almost 200 pesos a piece. So depende sa store, depende bigayan sa online, iba kasi may discount. So 200 pesos. Kinabit ko po ito doon sa Benny Q. So kung titingnan nyo, maganda naman yung patama kasi matigas naman ang shaft ng Benny. At kumakapit naman yung atras niya. So, madali lang ito yung mag-mushroom. So, next is another costly tip, Taom tip. So, madaming gumagamit po nito na mga pros. Sikat na sikat ang Taom sa professional world of billiards. Ito po ay kinabit ko sa Predator C3 shaft. At hindi ko maintindihan yung patama niya, pero maganda. Hindi ko lang magets dahil siguro sa dami ng ginamit ko. Hindi ko siya masabi yung maintenance niya dahil hindi naman ako nagtagal sa Taom tip. Pero parang para din siyang Mori tsaka Kamuy athlete na hindi basta-basta nagma-mushroom kahit napupudpud siya. Kasi nga parang siksik na siya eh. Para siyang inborn na pit-pit na layered. Kaya siya mahal. Sa price niya, Taom costs like 1,000 plus pesos. So mahal din po siya, medyo masakit din sa bulsa. Halaga na ng isang beginner's cue. Pero sulit po kasi maganda naman ang patama ng Taom tip.
So ka-level siya ng Muri, Kamui Athlete, Predator. Ito yung mga nasa itaas na level ng mga Q-tips. So kung gusto niyo kung maganda ang inyong tako, parang kotse, kabitan niyo ng magandang gulong, kabitan niyo ng magandang tip para mas maganda ang performance. So again, gamit ko po dito ay C3 shop with taong tip. C3 kasi medyo po-practice ako sa C3 dito eh. Medyo manipis kasi ang tip nito. Ang diameter ng tip. And the last is yung thoroughbred tip. So, nung unang lumabas po to, isa po ako sa pinakaunang nakagamit ng thoroughbred dahil naghahanap ako ng alternative kung ano yung mas mura doon sa Kamui. So, ito yung nakita ko sumunod na sa gitna. Nung una, nasa 400 lang po ito. After 2 years, nasa ano na po siya, almost 650 to 700. So, nagtaas na po siya hanggang sa makilala na po siya. So, kinabit ko po ito doon sa 3143 ko. Soft, ang gandang gamitin, ma-spin, ma-atras siya, madaling bumatak. Yun nga lang po, downside niya, yung mabilis siya mag-mushroom. So from time to time, lagi kang nagsasandpaper, lagi mo sinasandpaper or sinishape yung gilid niya. Ang presyo niya, nasa gitna ng high-end tsaka mumurahing tip, which is mga nasa 600 or 650. So affordable pa rin siya. Maganda ang performance niya, lalong-lalo na kung maganda yung kakabitan mo na tako. So, pwede siyang panlaban sa high-end. Highly recommended itong thoroughbred. Pero kung ayaw nyo ng, nagma-mushroom, syempre, sa tingin ko, hindi ito yung recommendable para sa inyo. Hindi nyo ito gugustuhin. Okay guys, I hope sa dami ng brands na ito ay may mapipili na po kayo. Kung may budget, go kayo doon sa medyo mahal. Kung wala naman, merong medyo nasa gitna lang level. And kung talagang medyo nagtitipid tayo at maganda naman ang tumbok natin, meron namang mga budget Q-tips na maganda rin naman ang performance na pwede nating gamitin sa ating mga laban. So I hope nakatulong po ang video na to. Please give me a thumbs up and hit me in the comment below kung may mga questions or meron kayong suggestions or you appreciated the video. Please share and subscribe po sa mga hindi pa nakapag-subscribe and dig into my videos. Marami pa pong video dito sa channel na to na kapupulutan nyo po ng advices and tips on equipments and some general tips on the tutorials. So thank you so much and more power to you guys.